Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. How to prevent your computer or desktop screen to be long life. So, ganito ang ating gawin para humaba ang buhay ng ating screen o monitor katulad ng TV o sa desktop monitor. So, ang palagi tayong gumagamit ng ating desktop monitor na hindi natin pinupunasan, hindi natin nililinis, basta pag-on lang natin, yan, basta gumagana, okay na, hindi natin nakikita o napapansin na marami na pala siyang alikabok. Kasi kadalasan talaga yung alikabok, lalo na pag magdamag yung electric pan, ay marami yan dyan sa harapan ng iyong monitor. So, kailangan mo siyang gawin at linisin. At para malinis siya, bago ka maglinis, kailangan mo na siya i-unplug ang iyong desktop para hindi ka ma-electrocuted o kung mayroon man. Pero wala talaga yan. Pero ang pinaka-safety, kailangan talaga i-unplug ay i-power off kung siya ay naka-power on. Ang iyong gawin ay gumamit ka ng chamuse o yung cloth na limerick cloth na parang balat ng anong klase to. Synthetic to siya. Pero kailangan mo to siya na basain yung damp cloth. Hindi mo siya talaga idirekta na pag-spray dyan sa tubig, ay yung tubig na dito sa yung screen, masisira siya. So, kailangan mo lang siya, dito basain mo siya ng konti at ipunas. At huwag din masyadong mabasa, katamtaman lang kasi magkaroon siya ng mga bakat. Eh, madagdagan tuloy ang mga fingerprint at saka yung kung ano na pa rin yung mga alikabok. Kailangan talaga tamang-tama lang ang pagkabasa niya. At isa pa, para maiwasan, mayroon tayong mga alaga katulad ng pusa o aso. Yung aso, hindi man talaga masyadong yan, umakyat sa mga taas, hindi lang siya sa ibaba. Yung pusa ang mahilig. Yung pusa naman talaga, siya ay mahilig yan. Nangamoy-amoy dito sa mga tabi-tabi at iniihian. Yan, isa rin yan sa nakapagkaroon ng mga bakat-bakat ng ating monitor at saka sa TV. Ang kailangan mo lang talaga siya upang hindi siya lapitan ng iyong pusa, gumamit ka lang ng Vicks Vaporub. Yan, Vicks Vaporub. At ipunas mo dito sa kuan, dito sa tabi. Dito, huwag lang sa gitna ng screen, dito lang sa tabi-tabi. Dahil bago yung pusa na yan lalapit, umaamoy-amoy muna siya dyan kung mayroon ba siyang marker na natira. Para wala siyang maamoy na palagi niyang iniihian, lagyan mo siya ng kunting Vicks lang para siya pag amoy niya doon sa monitor o sa screen ng iyong TV ay atras na siya kasi mayroong hindi ka nais-nais sa kanilang pangamoy katulad ng Vicks, natatakot sila riyan. So hindi mo talaga siya kuha nandito sa gilid, lagyan mo, huwag lang masyadong marami, katamtaman lang kasi kung marami naman talaga yung alikabok dyan din dumidikit. Pero mas maganda, katamtaman lang, paikota mo lang siya dito, dito isa dito, at dito, dito, dito. Yan, ang Vicks, ilagay mo riyan para hindi siya palaging inihian. Yun lang kasi ang inihian ng mga alaga nating kuting, o pusa, o ano pa riyan, yung pangalan ng pusa na yan. Dyan, umiihian sila, lalo na sa mga reef. Upang maiwasan na hindi lapitan ng iyong pusa, lagyan nyo siya ng Vicks. At pagkatapos ng paglinis, kung malinis na siya ang iyong monitor o screen, yan ang iyong gawin, lagyan para hindi na siya uulit babalik. Kasi kung hindi mo siya lagyan, talagang babalik-balik ka niya yan yung pag-ihi ng monitor o yung TV screen.
At sa kung so paglinis naman siya, o kung maglinis ka naman talaga siya, i-unplug mo lang muna for safety precaution na hindi ka ma-electrocuted. I-unplug ang iyong power supply at bago mo siya punasan. Huwag mo lang idirekta pag spray yung tubig. Gumamit ka lang ng tubig, kahit tap water, ilagay mo sa iyong sprayer. Tapos basain mo siya ng konti. Yung hindi basadong basa na tumutulo. Yung parang, kung alam ba, damp cloth ika nga. Yung tamang basa na ipunas mo rin sa iyong screen. Katulad ng ganito, binasa ko na siya. Yan, ipunas mo siyang ganyan. Para siya ay malinis yung screen. Kasi pangit tingnan na maraming mga bakat-bak ng screen ba, yung kulay mag-iba, parang mag-blur dahil mayroon siyang bakat. Mas magandang wala talaga kag makikita na bakat ng yung screen ng mga inihian ng pusa. Lalo na yung lalaki, yung tam. Yung tam kasi mahilig yung umihi, naglalagay yan siya ng mga marker sa iba't iba, katulad ng rip. Yun ang kadalasan nagkaroon ng rust, nagkaroon ng kalawang dahil inihian ng pusa. Ang aso naman talaga, hindi man siya umihi dito sa loob, doon siya sa labas kasi malaki. Kuan, basang-basa talaga yung pusa, parang ini-spray lang niya yan. Nangangamoy-amoy at dyan inihian, katulad ng monitor at saka TV. So yan lang aking dalawang tips upang lalong humaba yung mga monitor at saka yung flat screen, kasi mahal pa naman yung mga flat screen na TV at saka yung monitor, mahal. So kailangang alagaan, punasan, huwag kaligtaan. Pagkatapos ng pagpunas, gumamit ka ng Bix. Kung walang pinag-iihian ng pusa, so kailangan mo siyang punasan ng basa. Ganito. Ayan, punasan mo siya hanggang sa matanggal yung ihi ng pusa, at lagyan mo siya ng Bix. Kabuk para humaba ang buhay ng iyong appliances, katulad ng mga flat screen na TV, ay mahal pa naman yan, at saka yung mga monitor. So yan ang gawin mo, lagyan mo siya dito sa gilid. Ganito ang paglagay ng Bix. Ganito siya, mayroon ka ng Bix nito. Ayan. Oh. Ayan. Dito mo siya ilagay para hindi siya lalapit yung pusa. Hindi siya iihi. Diyan lang. Kunti lang ang ilagay para hindi lalapit at hindi na mangaw, hindi na siya masira. Kasi isa rin yung nakasisira, yung ihi ng pusa. Lalo pag yung pusa na laki. So this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog, and bye-bye and God bless us all.